Mga bro, welcome back sa ating YouTube channel. So, yung gagawin natin ngayon ay LG CRT TV. Bali, yung trouble nito hindi ko pa nakita, pero galing to sa kapwa natin technician. Bali, ano siya, pinasa lang sa akin. Yung trouble daw niya after 5 minutes o 10 minutes, magpo-fold over, magkakaroon ng black sa ilalim. Tapos, mahaba na yung display sa taas. Bali, in-stack niya na lang to. So, kinuha niya ng flyback. May pinadala naman siyang flyback sa akin kaso maiksi. Ito. Tapos, dinugtungan ko na lang. So, yan. Pag dinugtungan yan, basta maganda yung pagkakadugtong, hindi yan sisingaw. Bali, kung tatanungin niyo kung ano yung ginawa ko dito, bali, kumuha pa ako ng isang wires ng flyback. Tapos, pinagdugtong ko sila. Bali, yung wire na nakalito, maliliit lang. Tapos, bali, puputol kayo ng itong tube na to. Puputulan nyo yan. Tapos, yan yung susumpal nyo dun sa nahulog. Ayan. So, yan yung isusumpal nyo dun sa pinagdugtungan. Tapos, bago nyo isumpal, bali, lagyan nyo ng CA o kaya Mighty Band. Tapos, mabilis lang yung paglalagay. Bali, pagka patak nyo ng Mighty Band, ipasok nyo na kagad, ikutin nyo. Kahit dalawang ikot lang para siguradong kumalat yung CA o Loctite o Mighty Band. Tapos, tsaka nyo balutan ng tape. Yung tape, patakan nyo rin ng Mighty Band. Bali, sa ganung paraan, hindi na siya sisingaw. Subok ko na yung ganong style kaysa sa kung ano pang ilagay natin. Mas maigi yung ganon, mga bro. So, buksan na natin to, tapos lagay natin yung flyback. So, yun. Wala nga siyang flyback. So, ito na yung board niya, mga bro. Bali, ayan yung binanatan niya talaga yung vertical. So, malinis pa naman yung board niya kahit na and marami na siyang napalitan sa vertical. Sabi niya, halos napalitan niya na daw lahat ng pyesa sa vertical. Nung kinuha ko sa kanya to, sabi niya, halos napalitan ko na lahat. Technician na lang ang hindi. So, ilagay muna natin yung flyback. So, ayan mga bro, na ilagay na natin. Bali, kung titingnan nyo yung isang pin, hindi ko siya hininang. Hindi ko dinamay sa hinang dahil yung wala naman talagang hinang yung pin na to. So, kung meron siyang dating pinaghinangan, isasama natin. Pero wala siya. So, hindi ko na rin siya sinama. Dahil mag-hold down yung TV pagka mali yung pagkakakunyak natin. Gaya yung mga yung mga LG. Halos, yung pin ng mga yan, magkakapareho lang. Yung ground lang talaga yung nagkakaiba. Yung iba dalawa yung ground, yung iba isa lang. So, try na natin paandarin, mga bro. Assemblein ko lang. So, yan mga bro, na-assemble ko na. Yan, kitang-kita nyo naman yung display niya. Normal na normal pa, di ba? Wala naman siyang sira. Kung isipin mo, good na good pa siya. Pero, hintay tayong mga 5 to 10 minutes para lumabas yung kanyang trouble. One eternity later. So, ayan mga bro, bali, matagal bago lumabas yung kanyang trouble, yung nagkakaroon ng black sa ilalim. Bali, sa estimate ko, umabot ng 30 minutes bago lumitaw ito. Tapos yung parts ng ibabaw, masyadong mahaba. Tapos ito mga bro, bali, may time na magno-normal, tapos babalik sa ganyang trouble. Ayun, kitang-kita nyo, di ba?
may maliwalag na line sa bandang ilalim. Kung saan yung fold over ay yung black. Meron siyang fold over dito. So, i-check natin mga bro. Kung alin yung mga pyesa na hindi pa napalitan, yun ang iti-tester natin. Kasi sabi ni kaibigan natin technician eh, halos napalitan na niya lahat ng pyesa sa parts ng vertical. So, dati naka-encounter akong ganitong trouble sa JVC. Ang nakita kong sira eh, Mylar capacitor. Connected siya sa signal, vertical out. Naka-connect siya doon. Yung isang pin ng Mylar, tapos yung isa nasa ground. So, leak yun. Tapos, nung tinanggal ko lang, nag-normal na. Yung bang bro, hindi ko pa siya pinapatay, naka power on pa yan. So, ayan mga bro, bali na na-test ko rin yung kanyang vertical normal voltage siya, pati yung out niya normal. So, ginawa ko, nag trial and error ako habang lumabas yung trouble niya. Tinatanggal ko pa isa-isa yung mga Mylar tsaka ceramic, tapos no lock hanggang sa ayan, tingnan nyo ngayon ah. Ayan display niya ngayon. Babuo na. So, ayan, kanina pa yung naka-under. Pero, bali ang naging basihan ko mga bro, bali yung signal, ito siya, vertical out. Ayan, tinuntun ko yan, vertical out. Tapos, tingnan mo sa katabi niya, merong VER RAM, vertical din yan. Tapos, kung sinundan ko yan, yan, meron siyang jumper, tapos merong dalawang capacitor pa rin. Ayan. Ayan, bali ito yung pinakasira niya, itong capacitor na to. Bali yan yung nung yan na yung ihang ko, bali sinama ko siya sa mga listahan na ihang ko yung isang pin. Nung yan na yung nahang ko, yun, naging normal na yung display. Tingnan nyo, pakita ko yung display, normal, di ba? Buo. Ayan. Tapos, ididikit ko siya. Ayan, nakadikit na, di ba? Tingnan yung display. Ayan, bibitawan ko. Oo. Di ba? Ayan, para... Hindi, namatay. So, nag-protect siya, mga bro. Ayusin natin yung pin. Kaya isaksak ko ulit. So, at least sa susunod na maka-encounter kayo, may reference na kayo kung anong gagawin. Ayan, kita nyo. Buo. Tapos, ito yung... Ayan, dinikit ko, diba? Ayun siya ngayon. Ayan, para kita yung buo. Tapos bibitawan ko. Didikit ko ulit. Diba? Kung isipin natin nasa vertical talaga yung trouble sa vertical output. Tapos wala pala. Connected pala sa signal yung ating naging trouble ngayon. So, sana may natutunan kayo mga bro. Bali yung trouble na to, sa totoo lang na-challenge ako. Pero hindi naman siya
Di naman ganong katagal bago ko nahuli yung salarin. Bali, meron na akong idea kasi sa mga nagdaan kong repair. So, kaya nag-focus ako sa mga mylar tsaka ceramic. Tinandaan ko lahat ng connected sa vertical. Tapos, ayan, tulad ng mga ito. Hinang ko yan pa isa-isa ng pin. Pati yung sa sink, vertical sink. Meron din akong hinang dito. Ito, ito. Vertical sink naman yan. Ayan, hanggang sa nakarating ako dito. Sa vertical ram. Hindi ko lang alam kung anong ibig sabihin ng ram. Ayan o. Diba? So, ayan mga bro. Bali, nabunot ko na siya. Itong value pala nito ay 474. Ayaw ma-focus. Pero nung tinester ko siya, may sa X1K ang pag-tester ko. Yan. Tingnan nyo. Yun, may reading siya. Pero siguro pag tumagal mo, babalik to sa normal. Kaya yung display nagiging normal uli. Pero ngayon meron pa siyang reading. Oh. Tapos yung ipinilit ko, 474 din. Pero hindi siya ganito itsura. Ayun o. Oh. Diba? Pero ano lang yan, pareho lang yan mga bro. Ito parang kwadrado lang yung dating nito. Yun, manipis naman. Pero pareho silang 474. Binunot ko lang yun sa my board. Bali yung reading yan dapat. Tulad lang din ng electrolytic. May reading tapos babalik sa neutral. So, yun lang mga bro. Maraming salamat sa inyong panonood.